Nadine's POV. Can we talk now? Mahinang sabi ni Zeus, hindi ako nakasagot kaagad. Tumatanggi utak ko pero gustong-gusto naman ang puso ko. I won't deny that. Maybe it's the right time for us to talk. Once and for all, gusto ko na rin matuldukan na kung ano man ang meron kami kung sakaling meron man. Pero ito nga bang gusto kong mangyari? Bakit ngayon pa lang para nasasaktan na ako? Mabuti na lang at nandito kami sa tagong bahagi ng parking, walang mga taong dumaraan. Hindi ko alam kung paano nangyari pero kaming dalawa lang ang nandito. Please Nadine, he muttered with that simple words parang pinipigan ng puso ko. Bakit pakaramdam ko hindi lang ako ang nasasaktan dito? I nodded without looking at him. Hindi ako makalingon sa kanya dahil natatakot akong makitang emosyon sa kanyang mga mata. Natatakot at nasasaktan ako dahil maalala ko lang kung anuman ang namagitan sa amin kahit panandalian lamang. In a short span, I know that he meant something to me. Hindi ako masasaktan ng ganito kung baliwala lang din sa akin ang lahat. It's not only my pride, I know. I'm just being in denial of what really I felt for him. Hindi ko lang agad matanggap na sa sandaling panahon, napaibig niya ako. Napaibig ako na isang Zeus Samaniego. Ang sakit, bakit ako nasasaktan ng ganito? If I have known that it's like this to fall in love, then I wouldn't risk anything, but I fell in love with him unaware. Bigla ko na lang itong naramdaman sa kanya. Well, surprised na din, I bit my lower lip to stop the tears from falling down my face. Wala na rin namang magandang maidudulot ang pag-iwas ko sa kanya. Kahit bago man lang ako umalis, may closure sa pagitan naming dalawa. Kaya ko ba? Closure ba talagang gusto ko? Hiding from him will do no good to me dahil kung gusto niya talaga. Alam kong mahanap niya ako. I even expected him to show up but I guess I was wrong for hoping that I'm important to him. Ilang gabi din akong umasa, ilang gabi din ako naghintay na sana hanapin niya ako, na sana magpakita si Zeus sa akin at magpaliwanag pero walang Zeus na dumating. Niloloko ko lang aking sarili. Isang sorry lang na sana mula sa kanya, kakalimutan ko ng pride ko. Pipiliin kong intindihin siya. Natila ko nakatalikod sa kanya pero dama kong presensya ni Zeus sa likod ko. Gustong gusto ko siyang harapin at yakapin. Gusto kong sabihin sa kanya na kahit masakit ayos lang sa akin. Ipaliwanag niya lang kung anong nangyari at handa akong intindihin kung ano man ang dahilan niya. I will swallow my pride. I can even reconsider staying here. Sabihin niya lang. Hindi ko na napigilan ang pag-uunahan ng mga luha ko hanggang sa naramdaman ko na lang na niyakap ako ni Zeus mula sa aking likuran. I can feel that his body shaking too. Yumuyugyug na rin ang balikat ko at naninikip ng aking dibdib. Parang itong pinipiga sa sobrang sakit na aking nararamdaman. Kahit walang salitang namagitan sa amin, dama ko ang sakit sa bawat isa. Bakit kailangan namin masaktan ng ganito? Bakit parang nararamdaman ko na nahanda na siyang bitawan ako? Nahanda siyang pakawalan ako? Isang salita lang galing sa kanya, mananatili ako. Sabihin niya lang na sana huwag akong aalis at mananatili ako sa tabi niya. I'm sorry, hon. Unang salita pa lang nabasag ang boses ni Zeus. I can feel that he's crying. Humigpit ang pagkakayakap niya sa akin. I'm so sorry, Nadine. I don't know why he kept on saying sorry. Ano bang kasalanan niya sa akin? Kung yung pag-iwan niya lang dahil may emergency siyang pinuntahan, ayos lang. Iintindihin ko siya. Handa akong unawain kung anong rason niya pero bakit pakaramdam ko may iba pa siyang ibig ipakahulugan. Hindi ako mimik pero patuloy pa rin nag-uuna ng mga luha ko. Nahihirapan na rin akong huminga sa pagpipigil sa mga ikbi kung gustong lumabas. I love you na din but I can't be with you. Para akong nabingi, namanhid ang utak ko, ang sakit sa dibdib. Para may tinarak na patalim sa aking puso. Bakit hindi pwede? Gusto ko itanong sa kanya, anong problema? But if I will get another chance, I will choose you. It's you and always been you. Pero hindi pa tayo pwede ngayon. Bakit hindi pwede ngayon? Kailan pwede? Handa naman ako maghintay, sabihin mo lang. Sagot ko sa kanya sa nanginginig na boses. Naguguluhan ako sa mga nangyayari. You don't understand. I can't be with you. Wika ni Zeus sa mababang boses pero puno ng pinalidad ang bawat katagang binibitawan niya. Is this what you really want? Humarap ako sa kanya. Gusto ko makita ang mga mata ni Zeus. Gusto ko marinig ng harap-harapan na ayaw niyan sa akin dahil mas madali para sa akin na tanggapin yun. Masakit pero kailangan kong tanggapin.
Nakita kong sakit na dumaan sa kanyang mga mata, pero agad din itong nawala. Naging blanco ang expression ng kanyang muka, pero nandun pa rin sa mga mata ni Zeus ang pinipigilan niyang mga luha. "I'm not the one for you. I might end up hurting you," aniya sa mababang boses. Yung mukha ko para itago aking mga luha. May mga luha din sa kanyang mga mata. Nakita ko pang pagkuyom ng mga kamao ni Zeus. "Why, Zeus? Why do you have to do this?" "This is for the best na din," saad ni Zeus. Ang sakit na marinig na tinawag niya na lang ako sa pangalan ko. Wala nang sweet words niya. Wala nang han, wala nang wife. Parang hindi siyang Zeus na nakilala ko, but I can't give up just like that. I need to at least try. Kailangan ko ipaglaban kung ano man ang nararamdaman ko para sa kanya. "Can't we give our subs a try? I can compromise. Just tell me what to do. Just don't do this to me, please. I beg. All my life, I never beg someone to stay, pero handa ko magmakaawa sa kanya. Hindi ko alam kung saan napunta lahat ng tapang ko. Ang alam ko lang ngayon ay ayaw ko mawala si Zeus sa akin. Nasasaktan ka lang. I don't care. I want to be with you. Wala akong pakialam kung masaktan man ako. Use me. Hurt me. Just don't leave me." Iniwas ni Zeus ang mga tingin sa akin bago nagpakawala ang isang malalim na buntong niya. "I don't want to limit you. Marami ka pang maaabot sa buhay mo. So, rahay na din. Follow your dreams. I'll be more happy to see you achieve it. I'm ready to give up everything, Zeus. Just tell me. Handa akong iwan ang lahat para sa'yo. Huwag mo lang gawin to. I want to be with you habang inaabot ang mga pangarap ko. I want you to witness every milestone. Gusto kong kasama kita, Zeus. Please na din, stop. This is not you. This is not na din I used to know. Bakit mandali para sa'yong kalimutan ng lahat? You love me. You said you love me, right?" Tanong ko sabay tulak sa kanyang dibdib. "I don't love you, Nadine." Maring sagot ni Zeus sa akin na tila ba sinasampal sa aking nag-iilusyon lang ako. "You're a coward. I am ready to give up everything for you, pero ikaw, ang ayaw sumubok," I shouted. Wala na akong pakialam kung may makarinig man sa amin. Gusto kong ilabas lahat ng sakit na nararamdaman ko ngayon. "Bakit mo ako pinakasalan? Bakit kailangang ipaabot mo pa sa ganito? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Pinili kita, hinintay kita tanda kong gawin ang lahat para sa'yo, pero mas pinili mo parang iwan ako? Ngayon sabihin mo sa akin, Zeus, ito bang magpapasaya sa'yo?" Tumalikot siya sa akin. "Stop telling me to end this if you don't have the courage to see it in my face. Are you happy to break me, Zeus?" Sigaw ko. I'm hoping that he will take back all the words he said. Huminto si Zeus at humarap ulit sa akin. This time wala na siyang emosyon. "Let's end this na din. I realize that I'm not yet ready to see my future with you. You're not the ideal wife for me." Napangiti ako ng mapait, napilit na pinipigilan ang galit at sakit na nararamdaman ko ngayon. Kinagat kong labi ko para pigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo sa mga mata ko. I never thought that I will hear those words from him. Pero yun naman ang hinihiling ko sa kanya. Nasabihin niya sa akin kung ano man ang nararamdaman niya, hindi ba? "I don't want you anymore. I'm just using you and now I'm done with you. You don't mean that?" I shouted. Hindi ko kayang tanggapin na ginamit niya lang ako. Hindi yan ang nararamdaman ko sa kanya. Hindi yan ang ipinaramdam niya sa akin. His words were like knives that keep stabbing me like a million times. Sobrang sakit na parang ako malulunod sa sakit ng mga salitang binitawan niya. "Sana mapatawad mo ako. Always remember that I am cheering you from afar. I love you na din, but I'm setting you free." May tumakas na luha sa kanyang kaliwang mata. "Duwag ka. Hindi pagmamahal ang tawag dyan," sigaw ko sa kanya. "You don't mean what you said. Bawiin mo. Bawiin mo, Zeus. Ang sakit-sakit." Kulang na lang ilumuhod ako sa harapan ni Zeus para nang bawiin niya ang kanyang mga sinabi. "Don't push yourself on me. I don't want to be with you anymore. You're a brat and you're nothing without your family's help. I don't deserve a girl like you. Grow up." His juice clenching and his eyes watered. Mapait akong umiti sa kanya. Ang sakit palang malaman na ganun ang tingin sa akin. Inaamin ko naman na brat ako, but I'm not dependent on my parents' money. Ilang taon ako nagtiis sa ibang bansa para patunayan na kayang tumayo sa sarili kong mga paa. Ilang taon akong namuhay na mag-isa. Wala kang alam sa akin para sabihin ang lahat ng yan. Andali para sa'yo na husgahan ako. Hindi mo alam kung anong hirap ang pinagdaanan ko para maabot kung anong meron ako ngayon para sabihin mong wala ako kung wala ang pamilya ko. I deserve someone better. Someone not like you, he said with finality. Siguro nga tama si Zeus. He deserves someone better at hindi ako yon. Marahan akong tumango sa kanya. I have to gather myself. I have to pick up the broken pieces of myself.
Is that your reason, Zeus? I'm a brat and I'm nothing without my family. I asked, hoping that he would take back all the harsh words that he said. He swallowed hard and nodded his head. Yes, Nadine, that's one of the reasons. Reasons pa talaga? Gusto kong matawa kasabay ng aking pag-iyak. Kani-kanina lang, sabi niya ako lang. Ako lang, pero bigla na lang niyang binawi. Tama na, kotang-kota na ako. Bakit ko ba pinagpipilitan ang sarili ko sa taong ayaw naman sa akin? Just continue living your extravagant life. Go back to where you came from. I don't want you anymore. Dear, I'm done. Enough! I shouted. There's no need for you to rub in my face how much you hated me. Tumalikot ako sa kanya pero inahakbang palang aking nagawa nang bigla si Zeus na nagsalita. Be happy na din. Always choose to be happy. He said. Hindi ko alam kung para saan ang naramdaman kong sakit para sa mga salitang binitawan ni Zeus. O baka parte pa rin ito ng ilusyon kong nasasaktan din siya. I nodded. I will. Goodbye, Zeus. I hope this will be the last time I will see you. Thank you for everything. This time I mean it. I won't let myself fall for your trap again, Zeus. This is goodbye. I hope and wish that our stars will not align next time. Sisikapin ko abutin ang mga pangarap ko. Papatunayan ko sa'yo mali ang lahat ng panghusgam sa akin. You'll regret this day, Zeus, that I promised you. Tumalikod ako papalapit sa akin sa sasakyan. Pagkapasok ko, doon ko na ibinuhos ang lahat ng sakit. I cried my heart out. Ang sakit pala ng ganito. Yung taong pinili kong mahalin, pinagtulakan ako. Pakaramdam ko lalabas ang puso ko sa aking dibdib. Sa sobrang sakit, parang gustong bumaliktad ng sikmura ko. Parang abot hanggang buto ko ang sakit. Bakit ganito? Oh God, help me. Sobrang sakit. Please take this pain away. Ayoko nito. Ayoko. I stayed in the car and cried hanggang sa mapagod ako. Hanggang sa mamanhid ang utak at puso ko. Imbis na sa reception para sa kasal nila kuya ako pupunta, dumiretso ako sa mansyon. Halos hindi ko na makitang daan dahil nanalabong aking paningin sa dami ng luha sa aking mga mata. Nanginginig ang aking mga kamay at namamanhid ang aking kalamnan. Iyak lang ako ng iyak hanggang sa makarating ako. Ilang beses pa ako muntik madisgrasya. Dumiretso ako sa aking silid at nag-impake. Bukas sasabihin ko na kinamamit dad ang desisyon kong pupunta sa ibang bansa. Panay pa rin natulo ng mga luha ko. Sa bagay, tama din ang mga sinabi niya. Madami pa akong dapat matutunan. It's the right thing to do. Kasama ng pagtalikod niso sa akin ang pagkamatay ng puso ko. Tama siya, kailangan kong matuto. Kailangan kong tanggapin hindi lahat ng bagay ay makukuha ko ng ganun-ganun lang. Kailangan kong ibalik ang kumpiyansa ko sa aking sarili. Nilunok ko kung anumang pride ang natitira sa akin para lang tanggapin niya ako, pero kulang pa rin pala. Simula ngayon, pinapangako ko. Hindi na ako iiyak sa iyo, Zeus. This will be the last time I will shed a tear for you. Bukas na bukas, kakalimutan ko naging parte ka ng buhay ko. I took my phone and called my lawyer. Kahit ito malang magawa ko ng tama, I need to let go of this pain bago pa ako tuluyang lamunin ito. Attorney, do your best to annul my marriage. I'm willing to spend my fortune mapawalang bisa lang ang kasal na yan. Goodbye, Zeus. Kinabukasan maaga akong gumising para sabayan si Mommy at Daddy. Dito din natulog si Kuya Roland. Pinuntahan niya pa ako sa room ko kagabi. Nagtaka pa siya kung bakit namamagang mga mata ko at hindi ako pumunta sa reception ni na Kuya Conrad. Dinahilan ko na lang na bigla akong inatake ng migraine kaya ako umuwi. Gusto niya pa sana akong dalhin sa ospital kagabi pero sabi ko ayos na ako. Ngayon ko din sasabihin sa kanila na aalis na ako sa Makalawa. Gusto ko na nga sana bukas na din kaso ayoko din namang makisabay kina Kuya Conrad at Jopay. Dahil tsak na malulungkot si Mommy kung bigla kami magsasabayang umalis lahat. Aalis sila bukas buong pamilya kasamang kambal para sa honeymoon nila. Si Kuya Roland hindi rin naman naglalagi dito sa mansyon. Kaya papalipasin ko na lang kahit isang araw. Mamayang gabi din pala ng gabi ang dinner na sinasabi ni Mommy. Dinner kasama si Tita Stella at Tito Morgan. Ayoko sanang sumama sa kanila pero nahiya akong tumanggi. Dahil sabi ni Mom, gusto ko makita ng mama niya. Princess, breakfast is ready. Come on. Si Kuya Roland sa labas ng pintuan ko. Hindi ko alam kung may nalaman si Kuya Roland dahil kagabi pa ito tanong-tanong kung ayos lang ba ako. Gusto ko sana magsumbong sa kanya pero wala namang silbi pa. Hindi na magbabagong nagkasakitan na kami. I'll come in, princess. Sabi nito hindi na ako sumagot. Nakangiting mukha nito naglakad papalapit sa akin. Nasa harap ako ng salamin at nag-aayos sa aking sarili dahil pupunta ako mamaya pagkatapos ng breakfast sa bahay ampunan. I will visit them bago pa man ako bumalik ng Paris.
Dadaan ako sa mall para mabilhan ng laruan ng mga bata, pati na rin groceries nila buong buwan. Magpapadala na lang ulit ako sa kanila kapag nasa Paris na ako. Where are you going, princess? Tanong niya sa akin na nakatingin sa salamin. Binaba ko munang suklay bago akong marap sa kanya. May bibisitahin lang akong kaibigan, kuya. Nakangiti kong sagot. Still, I want to keep it secret. Masaya na ako nakakatulong sa ganitong paraan. Napapadalas atang pag-aalis mo dito sa mansyon, bunso. May problema ba? Masuyong tanong ni kuya. Agad akong umiling dahil alam kong kapag nalaman ni Kuya Roland ang nangyari sa pagitan namin ni Zeus, hindi ito magdadalong isip na ipagtanggol ako. Binibisita ko lang mga dati kong kaibigan, kuya. Pagsisinungaling ko, ayoko nang dagdagan ang problema ni Kuya Roland. Noong nakaraan, narinig ko siyang kausap ang private investigator niya. Hindi ko sinasadyang marinig na hinahanap niya pala si Fire hanggang ngayon. Basta kung may nang-aaway sa'yo, bunso, sabihin mo sa akin, ha? Si Kuyang bahalang rumesbak para sa'yo. Kinulo niya pang buho ko na parang bata, kaya napanguso ako. Did you know what happened to Kali yesterday? Bigla ko natigilan dahil hindi ko rin napansin si Villegas kahapon. Sa pagkakaalam ko, isa siya sa groomsmen ni Kuya. Why, Kuya? Did something wrong happen to Kali? Huminga muna ito ng malalim bago ako sinagot, kaya kinabahan ako bigla. He was shot. Kinuyom ni Kuyang kanyang kamao in the parking area near your car. Oh my God! Near my car, kuya? Why? Kinabahan kong tanong. We don't know the reason. Mabuti na lang at may tauhan si Gaden doon sa area. Naligtas si Gago. He sighed. Kali's kuya's friend since college. Mas naging close sila after nung nangyari kay Kuya Tuwali. He's fine now. The police lang yung tama niya. Malayo sa bituka. Tumawa pa ito ng mahina. Swerte pa rin ni Gago. Malakas pa rin sa taas. Kuya! Saway ko sa kanya, kaya muli niya namang ginulong buho ko. By the way, did you and Zeus fight yesterday? I saw him outside your room nung dumating ako. Siya bang nagatid sa'yo dito? Natigilan ako sa aking narinig. Hindi ko alam na sinundan niya pala ako hanggang dito sa mansyon. Siguro siyang kumakato kahapon nung umiiyak ako, pero wala na akong pakialam. Tinapos niya ng lahat sa amin. Wala siyang karapatang masaktan dahil tinupad kong hiling niya. Nerespeto ko lang naging desisyon niya. Ayoko nang guluhin pang utak ko para sa pang paghahabol niya. Sasabihin niya ulit sa akin mahal niya ako, tapos babawiin niya din naman pala. Ano ba talagang totoo? Mahal o hindi? Pero hindi ko na rin kailangan ng sagot niya. Tama nang hanggang doon na lang kami. Umiling ako kay kuya at iniwas kong aking tingin sa kanya. Ayoko mabasa niya may tinatago ako sa kanya dahil alam kong kaya niyang banggain kung sino man ang mananakit sa akin. Tama nang ako lang ang masaktan. Malalagpasan ko rin ang lahat ng ito. Gaya ng sabi ko, mas mahalaga ang pagkakaibigan ng pamilya namin kaysa sakit na nararamdaman ko ngayon. May kanya-kanya din kaming problema ang kinakaharap. Re-resolvahin ko ito sa paraang alam ko na hindi madadami ang pamilya namin. Let's go, kuya. I'm hungry na. Hindi ko nahihintay ang sagot ni kuya at nauna na ako naglakad palabas ng silid ko. Naramdaman ko rin naman ang pagsunod niya sa akin. Nakakapagtaka lang dahil naging tahimik siya. Pagdating ko sa dining area, nandun na si Mom at Dad. Ang mag-asawa at ang kambal. Tita Pretty, good morning po. May super bubbly and cute pamangkin, si Amara Hill. Kinawayan niya ako para sabihin doon ako sa tabi niya uupo. Sit here po, Tita Pretty, tabi tayo. Good morning, Mom and Dad. Bati ko sabay halik sa akin mga magulang. Good morning, Princess. Are you better now? Si Daddy na inaasikasong pagkain ni Mommy. It's so nice to see my parents still in love with each other. Kahit may edad ng mga ito, kitang-kita pa rin ang pagmamahalan sa mga mata nila. How lucky my mom to find someone like Dad. I'm better now, Dad. I smile to hide the pain I'm feeling inside. I hope someday, makahanap din ako ng katulad ni Daddy, yung hindi ako iiwan, yung handa akong ipaglaban. I don't want to be emotional early in the morning. Kaya binaling kong tingin ko kay Amara Hill na sobrang cute tingnan sa suot nitong pink jammies. Nakataling buhok nito at mukha itong manika kahit nakapantulog pa. Good morning, my super duper beautiful and cutie patuti pamangkin. Bati ko kay Amara kaya tuwang-tuwa ito. How's your sleep? I ban my body para halikan siya sa pisngi. Very good po, tita. Nakangiting sagot nito sa akin. She even touched my cheek kaya napahalika ko sa noon niya. I love you, my tita pretty. Malambing itong ganti sa akin, saka tinapik niya ang upuan sa tabi niya. I love you too, baby girl. Sagot ko sa kanya. Ito ang isa sa mamimiss ko sa pagbabalik ko sa Paris. Doon, mag-isa na naman akong kumain, mag-isang matulog, mag-isa sa bahay. Doon, walang mga batang makukulit, isa-isa ko silang binati.
Nang magawi ang tingin ko kay kuya, nakita ko umiting ang mga panga niya, pero agad din itong umiti sa akin. "Good morning, princess," bati niya sa akin. "Good morning, Kuya Handsome. Pretty buntiet," bati ko kay Jopay na araw-araw atang gumaganda. Hiyang ito sa kanyang pagbubuntis, hindi malang ito na-stress. "Sana all." Agad ko ting iniwas ang tingin ko sa mapanuring tingin ni kuya. Kailangan kong ipakita sa kanila na ayos lang ako. "How's my handsome baby?" tanong ko kay Von na tahimik lang sa isang tabi. Nasa gitna nila ako ni Amarahil. "I'm fine po, tita," matipid itong sagot sa akin. Manang-mana talaga kay kuya. "Conrad Lit ka talaga, Von," sabi ko't ginulong buhok niya. Alam kong ayaw na ayaw nitong ginugulong buhok niya, pero hindi ito maangal kapag akong gumagawanan sa kanya. Masaya kami nagtatawanan sa kainan. Kanina pa, tinutukso ni Amara si Von tungkol sa kaklase nilang may crush sa kanya. Si Von naman, napikon ay tahimik lang na umiismid. Manang-mana talaga kay kuya. Pati mga kilos lahat ata nakuha niya kay kuya. Pagkatapos kumain, nauna nang pinaakyat ang kambal sa itaas kasama si Jam, ang tagabantay nila para mapaliguan. Ito na rin ang tamang oras para sabihin ko sa kanila. Isang malakas na buntong hininga ang aking pinakawalan, kaya napalingon silang lahat sa akin. Umiti ako sa kanilang lahat. Ngiting alam kong hindi umabot sa aking mga mata. Nakita kong sabay na napakuyom ang kamao ni Kuya Conrad at Kuya Roland. Bago pa matapos ang agahan namin, kailangan kong ipaalam sa kanila ang plano kong umalis sa makalawa. Ayoko sanang gawin ito, pero kailangan. Kailangan ko munang hilumin ang sugat sa puso ko. Maging makasarili muna ako sa ngayon. I have to fix myself. Hindi para kay Zeus, kundi para sa sarili ko mismo. At dito na po nagtatapos ang 13 kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.